di pinapayagan ni Mama lumabas ng bahay. Ako din gismo. Lagi kami nag-aaway. Anong gagawin ko? Ako din gismo. Lagi kami nag-aaway. Ah, alam mo, Kurt Asher, parang nangyari na nga yan dati kina Mrs. Phoebe Quantum tsaka kay Chris. Talaga? Oo, panoorin natin to. Patingin nga. Hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol doon. Sinabihan kita, Chris. Tatlong beses ko yun sinabi. Hindi ka nakikinig. Gusto mong i-play ko yung mga recorded na pag-uusap niyo para... Liz, huwag na. Oh, Mom. Boring si Tito Stan. Tsuhin mo siya. Isang gabi lang siya nandito. At sabik siya makasama tayo sa hapunan. Hindi malaking bagay hinihingi ko sa'yo. Pero tutugtog ang broken eardrum sa plaza mamaya. Yun ang pinakamalaking concert nila sa buong... At hindi ka pupunta doon. Ang daya naman nun, Mom. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita! Hi, Chris! Kumusta? Joy, ang labo talaga! Tuwing may plano akong gawin, yung mom ko naman na laging kukontra! Christopher Quantum! Pag-uusapan natin yung ugaling ipinakikita mo sa akin ngayon din! Hala! Hala! Naalala ko yan, Gizmo! Dinala kayo ni Superbook sa panahon ni Jesus kung saan yung pap ipapako na siya sa krus! Oo, tama, Ate Sheena. Alam mo, sa araw na yon, naintindihan ni Chris na mas importante ang mami niya kaysa anumang bagay sa mundo. Patingin nga. Oo. Salamat sa kabutihan mo, Phoebe. Pagpalain ka ng Diyos, ingatan ka niya at ang anak mo. Alagaan mo ang iyong ina. Opo. Kailangan nating mahanap yung iba. Tama. Sabihin natin kung anong nakita natin. Guys, paligid ko. Oras na para umuwi. Wow! Nakabalik na tayo. Pero... Bumalik tayo sa eksaktong oras ng sabihin ng mamo na... Huwag mo kong tatalikuran kapag kinakausap kita. Christopher Quantum. Chris, sa palagay ko wala siyang natatandaan. Pag-uusapan natin yung ugaling ipinakikita mo sa akin ngayon din. Mom, sorry na. Mali ako. Anong sabi mo? Sumusobra na po ako. Mom, lahat ginagawa mo para sa akin. Pero ang madalas, sarili ko lang iniisip ko. Pero nitong mga nakarang araw, nakita ko kung ano ba talaga ang mahalaga. Kaya... Kung gusto mong sumama ako sa inyo ni Dad papunta kay Tito Stan, okay lang po. Ibig sabihin, masaya akong gawin yun. Oh. Ganun ba? Di mabuti. Gagawa lang po kami ng homework ni Joy, pero babalik ako bago tayo umalis para maghapunan. Bakit kaya biglang nagbagong isip ng batang yun? Grabe yun, wow. Gizmo! Oo! Ang galing ni Lord sa buhay ni Chris kasi nakinig siya! Oo nga! Buti na lang nakinig si Chris. Natutunan niya rin na hindi lang ito tungkol sa sarili niya. Mm-hmm. Kailangan matuto rin tayong maintindihan yung mga parents natin. At parents, sana matutunan din nating maintindihan yung mga anak natin. Pero ito yan. Dapat, mga bata! Lagi niyong i-honor ang inyong mga parents. Kasi minsan, ang mga ginagawa, sinasabi ng mga parents natin para sa ikabubuti natin. Kasi malay mo, Kurt Asher, baka kaya hindi ka pinapayagan kasi baka ayaw lang ng mami mo na magkasakit ka o makakuha ka ng virus sa labas pag lumabas ka.